ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos. Kaya't sama-sama tayo mag-ali at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Atin din hilingin ng mahal na Birheng Maria na ngayon ating ginugunita ang kanyang banal na pangalan. Tulungan tayong magdasal, tulungan tayong makasunod sa kanyang anak upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang Diyos na nagkatawan tao alang-alang sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang ang iyong anak nasa damba ng krus na banal, niloob niyang tanghalin si Mariyang Birheng Mahal bilang ina naming lahat ayon sa kanyang kapasyahan. Ipagkaloob mong kaming napaampon sa kanyang pagsanggalang ay madulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman.
nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Sa pagmamahala natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ng bawat manghihingi sa iyo
at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong aantayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong iintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asa mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan nyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ginugunita natin ang matamis na pangalan ng mahal na Birheng Maria. Kaya pwede bang palakpakan natin ang ating mahal na ina? Tuwing Enero ay ating ginugunita ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus Nazareno. Ngayon naman ay ang pangalan ng mahal na Birheng Maria, sapagkat banal, mabuti ang kanilang pangalan. Alam niyo po, nung sa lumang tipan, bihira lamang ang may pangalang Maria, yung kapatid ni Moises, si Miriam. Ngunit mula nang dumating ang mahal na Birheng Maria, dumami na ang pinangalan ng Maria. Siguro ngayon sa mga nagsisimba rito, meron dito ang pangalan ay Maria o Mary o Miriam. At sa mga madre, karamihan sa kanila, sinisimulan nila ang kanilang pangalan sa pangalan ng mahal na Birheng Maria. At aminado tayo, bagamat siya'y isang babae, alam natin siya'y isang matapang at matatag na tao. Hindi maikakaila na si Maria matapang at matatag. Bakit kaya? Anong sikreto ng ating mahal na ina? Bakit sa dinami-dami ng mga tao na sumunod kay Jesus sa Sareno, siya lamang ang iilang natira na nanatili
hanggang paanan ng krus. Kahit si San Pedro at iba pang mga alagad, nagtakbuhan, nagkalasan, pero matapang siyang nanatili, tumindig sa paanan ng krus ni Jesus sa Sareno. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sa mahal na Birheng Maria, hindi damdamin ang umiral kung hindi ang kalooban ng Diyos. Gusto niyo raw po maging matatag? Gusto niyo maging tunay na matapang? Gusto niyo tunay na maging pinagpala katulad ng mahal na Birheng Maria? Huwag damdamin ang ating pairalin lagi. Natural po ang damdamin sa tao. Hindi matatanggal ang damdamin. May pandama tayong lahat. Pero, hindi sa lahat ng panahon, damdamin ang dapat nagpapatakbo ng buhay natin. Sa mga nakakatanda dito, huwag na tayo magturo sino yung matanda. Pero alam nyo po yan, di po ba? Kasi, kung damdamin lang ang paiiralin, lalong gugulo ang buhay. Ilan sa atin kanina, ang medyo parang tinatamad bumangon. Kung pinairal mo yung damdaming yan, hindi ka siguro nakapagluto ng almusal para sa anak mo. Kung sumunod ka sa damdaming mong yan, baka hindi ka pumasok sa opisina at sa trabaho mo ngayon. Kung pinairal mo yung damdamin mo lang siguro, baka hindi ka nakarating sa Quiapo ngayon. Kung pinairal yung damdamin, baka hindi nyo ako nakita ngayon magmisa. Magpapahinga na lang ako. Mamamasyal na lang kaya ako. Bakit pa ako magmimisa? Di naman siguro makikinig. Tutulugan lang ako ng mga tao dun. May kanya-kanya rin namang gagawin yung mga tao. Kung damdamin lang ang paiiralin, marami tayong hindi magagawa. Marami tayong hindi masusunod. Kung damdamin ang pinairal ng mahal na Birheng Maria, siguro umpisa pa lang tinanggihan na niya ang Diyos. May plano na siya kay San Jose. Tahimik na yung buhay nila. Dumating pa yung anghel. Ginulo ang lahat. Pero umiral ba ang damdamin sa mahal na Birhen? Hindi. Ang kalooban ng Diyos. Nung nakita niya, naghihirap ang kanyang anak. Kung damdamin ang pinairal ng mahal na Birhen, inaway niyang lahat, maging si Pilato at si Herodes. Siguro hindi lang siya tumindig sa paanan ng krus. Pinagmumumura niya lahat. Kayo po yung nanay. Nanay, kung makita niyo po yung anak ninyo, pinahihirapan ng ibang tao, yung mga tinulungan pa niya, yung mga pinagaling pa niya, yung mga ginawa niya ng mabuti, anong gagawin niyo? Kung damdamin yung pairalin niyo, marahil naghuramentado na kayo doon. Pero dahil alam niya, bahagi iyon ng kalooban ng Diyos, tahimik niyang chinaga, kinimkim, at inalay sa Diyos ang lahat. Hindi po masama ang damdamin. Kaya tayo binigyan ng damdamin para makatulong. Pero hindi sa lahat ng panahon damdamin ang paiiralin. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, anong sabi ni Jesus sa Sareno? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Aminin natin. Anong nararamdaman nyo nung narinig nyo? Ibigin ang kaaway, Father. Ipagdasal ninyo ang inyong kaaway. Opo, Father, pagdadasal ko, kunin na siya ni Lord. Ipagdarasal ko, malasin sana siya. Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero di ba mahirap po yun? Kung damdamin ang paiiralin natin. Pero kung kalooban ng Diyos, hindi naman sabi ni Jesus sa Sareno, yakapin mo, makipagbeso-beso ka sa mga nanakit sa iyo. Ang sabi lang niya, gawan mo ng mabuti.
Huwag mo gantihan yung masama niyang ginawa sa iyo. Huwag mong pairalin yung galit. Hindi naman sinasabi ni Jesus sa sareno, kaibiganin mo yung kaaway mo. Kung hindi mo talaga kaya, okay lang po yun. Pero huwag mo siya gawa ng masama. Huwag mo siyang siraan. Huwag mo siyang saktan. Dahil kung ang iibigin lang daw natin, yung gumagawa sa atin ng mabuti, ano raw pinagkaiba natin sa mga makasalanan? Di ba yung mga kurakot, mahal na mahal din yung pamilya nila? Di ba yung mga mandaraya, pinangangalagaan din yung mga kawatan nila? Wala rin daw tayong pagkakaiba pag ganoon. Opo, mahirap. Mahirap po yun. Hindi ko po sinasabing madali dahil ang damdamin natin minsan napakalakas sa ating buhay. Kaya nga, bumaling tayo sa Poong Nazareno. Sa tingin niyo po, kung damdamin ang pinairal niya, papasanin niya ang krus? Sa tingin niyo po, kung damdamin lang ang paiiralin din niya, tatanggapin niya lahat ng mga pagpapakasakit? Hindi po damdamin, kundi kalooban ng Ama, sapagkat alam ni Jesus sa sareno, maliligtas tayo dahil sa kanyang sakripisyo. Mababago tayo dahil sa kanyang pag-ibig. At ganun din ang mahal na ina. Kaya sa misa pong ito, ito po yung ipagdasal natin. Baka ngayon may nagsisimba, mayroong damdamin sa iyo ngayon na nagiging tukso, galit, paghihiganti, pagkaingit, nasaktan ka, kaya tuloy natutukso ko ngayon, manakit din, bumuwelta din. Ialay natin ito ngayon sa paanan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Hilingin natin ang tulong ng mahal na ina. Sa dasal, sabihin natin, mahal na ina, paano po nakayanan ninyo yun? Na bagamat ang damdamin ninyo, nasasaktan kayo, nahihirapan kayo, natutukso kayo, naging matapang at matatag kayo, turuan niyo po kami, mahal na ina, at mahal na Poong Jesus Nazareno, bigyan niyo po kami ng biyaya at lakas upang sa lahat ng panahon, ang kalooban ng Diyos, hindi lang ang damdamin natin ang maghari sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong na ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Ang ating tugon, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yoong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit.
Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo kung anong mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit. Basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Itong pinapay at anak na mula sa'yo, muling hihain sa kabutihan mo. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sandibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang announcement.
Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Kanina po, ginanap natin yung ating lingguhang feeding program, ang iThursday, at itong nakalipas na mga araw, nag-ikot po ang ating simbahan upang tumulong sa mga nasalanta sa Rizal, sa Pampanga, sa Bulacan, at ang mga kumbento na tumutulong sa mga matatanda at mga ulila, sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At sa tatanging paraan, humihiling din ako sa mga nais tumulong upang maipaayos at maging mas ligtas ang ating simbahan, lalo na po ang kuryente. Tayo po'y pinagsabihan na po na ayusin para hindi po tayo malagay sa alanganin. Kaya tinatawagan ko po ang mga kadiboto, tulong-tulong po tayo. Kahit yung mga sa malilit na bagay, doon sa medalyon po at sa iba pang pwede pang tumulong para maging maayos at ligtas ang dambana ni Jesus Nazareno. Salamat po sa inyong mga tulong at panalangin. Hindi damdamin ang kailangang laging umiral sa ating buhay. Higit sa lahat, kalooban ng Diyos ang hayaan nating maggabay sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba at aabin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, ikaw ang
pasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, itinatapal at aabig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulubalhati at namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, itinatapal at aabig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulubalhati at aabig.